bet it go high. Filipino, 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 Filipino. Mga idol at kabayan, good news! Anim na miyembro ng Communist Terrorist Group sa Mindanao ay sumuko. O, diba? Yan ang dapat. Kung ayaw ninyong umiksi ang inyong buhay, dapat mag-isip kayo. Lalong-lalo na, malapit na ang Pasko. Ito ang malaking regalo nyo sa inyong mga pamilya, ang pagbalik loob sa gobyerno at mamuhay kasama ang inyong mahal sa buhay. Tara, yan ang ating tatalakayin sa vlog na ito. I-like ang video at mag-subscribe. Matik na! Sa Camp Navarro Calarian, Zamboanga City, noong ikapito ng Nobyembre 2020, sa gitna ng walang tigil na pagsisikap ng Joint Task Force Central, anim na miyembro ng Communist Terrorist Group ang naglatag ng kanilang mga armas sa Maguindanao noong ika-anim ng Nobyembre 2020. Sinabi ng Western Mindanao Command Commander, pinatunayan ng anim ang galit na sistema ng komunistang grupong terorista ng paglaganap ng mga maling ideolohiya sa mga mamamayan ng Maguindanao. Now, sabi ni Lieutenant General Vinluan Jr., pagod na kaming magtago, pagod na kami sa gutom at nanghihina at hindi nasihan sa ideolohiya ng grupo. Ipinahayag ng mga sumuko na personalidad. Ang matagumpay na pagsuko ay pinadali ng 6th Infantry Battalion sa koordinasyon ng mga local government unit ng UPI Maguindanao at Libak Sultan Kudarat at mga intelligence operative. Ang mga personalidad ng paksa ay isinuko ang isang M16 rifle, isang caliber 30, isang caliber 30 Grand Rifle, dalawang M79, isang caliber 45 pistol, dalawang maikling magazine para sa isang M16 rifle na may 14 na bala, isang magazine para sa caliber 45 pistol na may 6 na bala, isang magazine para sa caliber 30 na may 5 bala at dalawang rounds ng 40mm high explosive sa 6th Infantry Battalion Headquarters sa Mirab, UPI, Maguindanao. Sabi ni Colonel Eduardo Gubat, 603rd Infantry Brigade Commander, ang anim ay iniharap kay Joint Task Force Central Commander Major General Jovi Max Uy sa kanyang pagbisita sa punong tanggapan ng 6th Infantry Battalion noong alas 11 ng umaga ng araw ding iyon. Sa pagtugon sa mga sumuko na personalidad, sinabi ni Major General Uy, inaanyayahan kayo namin na bumalik sa totoong mundo at tinitiyak namin sa inyo na gabayan kayo namin upang magsimula ng isang bagong buhay kasama ang kani-kanilang pamilya. Ang mga sinukong baril at bala ay nasa headquarters ng 6th Infantry Battalion para sa pag-iingat. Mabuti na pagtanto ng mga miyembro ng komunistang teroristang grupo ang totoong likas na mga hangarin ng kanilang grupo. Sabi ni Lieutenant General Vinluan Jr., nais naming hikayatin ang iba pang nagtatago para rin sumali sa kanilang mga kasama na bumalik na sa kanlungan ng batas, dagdag ng commander. Mga idol at kabayan, sa iba pang mga kasama ng CGT, dapat bumaba na kayo sa kabundukan at magbalik loob sa gobyerno. Alam nyo, napakaswerte nyo. Bibigyan kayo ng tulong ng gobyerno upang makapagsimulang muli at tuluyan ng magbagong buhay. Sa totoo lang, meron tayong mga kababayan na sumusunod sa gobyerno at sa batas pero walang pribilehiyo ng katulad sa inyo. Kaya tanggapin nyo na ang pagkakataong ito. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.